Lingkod, Mami Jing Castaneda pa rin po. Kasama pa rin po natin si Dr. Joyce Olan, ang atin pong gastroenterologist mula po sa Cardinal Santos Medical Center. So Doc, yung ating paksa ay yun pa rin amoebiasis o amoebiasis, no, sa Filipino pronunciation. So ano po ba itong sakit na to? Saan ito nakukuha? Ang amoebiasis ay isang sakit galing sa parasite ng ang tawag nito para sa Entamoeba histolytica. Okay. So itong parasite ay nandun sa mga maduduming pagkain at tubig. So kung kakainin mo ang mga maduduming pagkain tubig na may Entamoeba histolytica, di papasok yan sa katawan mo. Tapos meron kasi sila mga cyst na tinatawag, parang itlog nila yan eh. So itong itlog na to ay magdi-divide, umanganak, magiging trophozoite yan. Yun ang nagkukos ng pagtatae, pagsusuko at saka masakit ng abdominal cramps ang sinasabi. Odok, pero kasi, di ba pwede nating painit yung pagkain o pag niluto sa kawali o kaya naman pakukuluan yung tubig, hindi ba namamatay itong amoeba? May certain temperature na maaari mamamatay sila. Yung boiling point. Boiling point. Kasi advice nga nila, kung halimbang tap water, kailangan i-boil mo like 1 minute. Pero kailangan talagang boiling point of water. Pero sa pagkain, ay, hindi naman siya advisable. Halimbawa, yung mga natira dyan pagkain, painit-init mo. Hindi siguro mamatay yung amoeba doon. Okay, so kailangan talaga kawali. Kawali at ano rin, no? Freshly cooked, ganyan lahat eh. Okay. Malinis ang pagkain. Doc, anong pagkakaiba ng amoebiasis sa... Anong pagkakaiba ng amoebiasis mula naman po sa ordinaryong pagtatae? Lahat ng... Ang pagtatae actually is a symptom. Hindi lahat na ng pagtatae ay amoeba. Kasi may mga pagtatae parang viral, pwede rin galing sa gamot, pwede rin galing sa bacteria, pwede rin galing sa parasite. Okay. So yung viral, usually ang self-limiting, yung sabihin, 1 or 2 days, dapat mawawala na yan sa katawan mo. Kung may mga parasite o may bacteria, yun ang medyo matagal bago kailang gamutin talaga siya. So, pag ang iyong pagtatae ay lumampas na sa 2 araw, posibleng... Hindi na viral yun. At ano kung dapat nating gawin para malaman kung ito ay bukod dun sa pag-obserba, no, kung sa 2 araw, at higit pa. Kung ito ay ano na, dahil na sa amoeba? Kailangan, lahat naman ng nagdadari, ang number one talaga, hydration. Yan ang pinaka-importante talaga, hydration. Pangalawa, mabuti examine lang yung dumi o yung sinasabi na extra exam para makita kung ano talaga yung sandi ng pagtatae. Ang common dyan, talaga yung sinasabi ng Entamoeba histolytica. Nakikita yan sa examination ng dumi. Dinadala yan sa laboratory at ini-examine dun sa laboratory. Okay, anong gamot, Doc? So, na-confirm mo na. Amoeba, amoeba pala. Ngayon, kung na-confirm na siya amoeba, ang drug of choice talaga yung sinasabi ng metronidazole. Okay. Available dito yan sa Pilipinas, pero kailangan prescription drug yun kasi kailangan magpatingin talaga sa doktor. So, pinapatay nito ang amoeba? Yes, it's anti-amoebic drug. So Doc, ikaw ba'y kailangan i-hospital? Yan, yung mga mommies dyan ano, na nag-aalala. Yung daddy ko noon, nag-amoebiasis eh. Pero hindi ko maalala kung dinala siya sa hospital. Well, grade school pa ako. Kailangan ba i-hospital, Doc? Kung mild lang, kaya naman sa bahay, kailangan lang talaga ng hydration. Inom lang ng maraming tubig, mga sports drinks, pwede naman din. Kasi nawawala yung electrolytes ito eh. Tsaka yung diet, walang specific diet, pero as much as possible, gusto na kasi namin yung... mga bland diet, so yung less irritating to the gastrointestinal tract. Kung grabe lang talaga, suka, tae, hindi, nangihina na po kayo, it's always advisable na pumunta kayo sa hospital para magpa-confine. Pero yung kahit sa bahay, Doc, kailangan inumin yung binanggit yung gamot? Yes, oo. Pwede. Kung talaga amoeba, pwede naman oral medications na yung metronidazole, pwede naman inumin sa bahay yun. Okay. Doc, kailangan bang stool exam ulit para malaman kung namatay na itong amoeba na to. Yeah, importante, after a treatment, kailangan importante magpa-stool exam ulit para makita kung na-eradicate na talaga itong amoeba na to. Gaano katagal, Doc, iinumin yung gamot na binanggit? Usually, ang gamot is 7 to 10 days. Wow, tagal. Oh, usually, 1 week is okay na. And then, pa-stool exam na lang kayo after the treatment. Okay, next question, Doc. Pwede ba itong umulit? So, napatay mo na yung amoeba, negative na yung stool exam mo. Pero pwede bang umulit, tamaan ka ulit nito? Or
either ano bagong ano no bagong amoeba no or hindi tuluyang napatay yung mga itlog na naiwan sa katawan niya. Actually, after ng treatment, pwede na yung mawala sa katawan. Mm. After stool exam, negative. Pero pwede rin ulit ito maulit kung kakain kayo ng madumi na pagkain, mm, inom kayo ng madumi na tubig, hindi kayo nag-hand wash mabuti. Pwede ito maulit, pumunta ulit sa katawan nyo. Paano, Dok, yung itlog? Mapapatay ba yun, itong gamot na binanggit nyo? Mapapatay naman ito. Pati yung itlog? Pati itlog. Pero ang mahirap lang dito sa itlog na sinasabi yung cyst, kasi pwede mag-stay yan sa katawan mo na hindi mo alam, wala ka symptoms, until finally, bigla ka lang, magkukos ka lang ng mga symptoms. Eh. Months or years din. Eh. Nako, okay. Sige, so ang pagpapataas ng resistensya, Dok, can help prevent? Yes, oo. Oh. Importante rin na malakas ang resistensya nyo at malakas ang immune system nyo. Kasi madalas talaga nagkakasakit nito, like mga immunocompromised na tinatawag. Yung may mga cancer, may mga sakit na diabetes, na mga matatanda, yun ang madalas sila magkakakuha ng mga amoebiasis. Okay. O yung ibang mga questions, Dok, na pasadahan natin. Oh. Pero puntahan natin yung iba pang mga FB questions ninyo. Itong Princess Riconalia, sabi po niya, yung daughter ko po, 2 years old, nung nangyari, una po, nagtubig yung dumi, nagpa-stool test, na-confirm na amoeba. Binigyan siya nung metronidazole. Okay. And then, common daw po ito sa mga bata, lalo na naligo sa swimming pool. Mm-hmm. O kahit sa CR lang, hindi maiwasang nakakalunok ng tubig. Yes. Okay, paano po maiwasang muli? So, itong example nito, ang amoebiasis kasi can affect any age group. Walang pili-pili ito eh, bata o matanda. So, ito 2 years old siya. Nakita natin na yung parang galing yung nakainom siya ng tubig, mas maaari sa swimming pool, tapos ano ba isang factor nito? So, pwede pala yun. O yung ano, tubig sa poso. Sa poso, no? Yan, madumi yun. So, paano iwasan? Siguraduhin lang na iinumin na tubig o yung kakainin ay para malinis talaga. Tsaka kailangan frequent hand wash, especially sa mga bata na kailangan na madali sila mahawa sa mga ganitong sindong sakit. Okay, ito naman, sunod ay, Dok, meron dito nagkikwento, no, si Renaline Bautista, naka-wheelchair pa raw siya hinang-hina. Pwede pala yun? O, pwede. Ang ibig sabihin, maaari severe case of diarrhea, nawala na siya talaga ng tubig, dumi siya ng dumi, so talaga nanghina na talaga siya. So, kailangan na talaga siya ma-hospitalize at mabigyan siguro ng suwero kung hindi na siya kumakain at dumi pa rin siya ng dumi. Okay, next, si Julius Estoque, 45 years old, kumain daw siya ng street food, ihaw-ihaw. Naku, ala. So, nagsimula na siyang dumumi in emergency room daw siya. Kamuntik na siyang mag 50-50. Totoo bang sa ihaw-ihaw pwedeng makuha ang amoeba? Totoo yan, pwede. Kasi ang isang... Yung karne mismo daw. Yun, pwede yan. Kasi lahat naman sila galing sa contaminated food. Eh. So, hindi natin sure. Hindi naman natin sinasabi na yung street food. Pati hindi tayo talaga tayong sure na how clean yung binibenta nila ng pagkain dyan. Ano yun, Dok? Dahil madumi yung preparasyon o yung mismong karne ay sira o nabubulok or... It can happen in both okay. ways. So. Sige, next. Si Christine Tolentino. Bilin po ng doktor ko pag may dugo yung dumi ng baby ko. Amoebiasis daw yun. Paano ko mas sigurong hindi makukuha ng aking anak mula sa tubig na pinanggagalingan ng panligo niya? Tama ba yung Dok? Pag may dugo yung dumi? Amoebiasis? Yes, kasi ang amoebiasis pwede rin mag-cause ng bloody diarrhea. Eh. So siguro na-examine na yung stools na nakita na may amoeba. So, maaari na diagnose siya may amoebiasis. Okay, next, si Joanna Celestial. 1 month po yung kapatid ko, tuwing hapon dumudumi. Nirestahan siya ng antibiotic. Pero, sumakit pa rin daw yung tiyan niya. Yung antibiotic ba, Dok, pwede sa amoeba? Amoebiasis? Ang antibiotic ay hindi pwede sa amoeba. May specific drug talaga yung amoeba, anti-amoebic. Pero, sometimes, kino-combine niya yung anti-amoebic at yung antibacterial, pwede yan i-combine if needed talaga. Okay, yung pananakit ng tiyan, Dok? Normally talaga, every time meron talaga tayong diarrhea, kasama yung pananakit ng tiyan sa amoebiasis. Kahit din. Na diarrhea yung ordinaryo o amoebiasis. Yes, talaga kasama kasi nag-i-spasa, may mga toxins yan na okay. gusto ilabas. Si Tristan Pagaduan, ako po ay may amoebiasis, masakit po ang tiyan ko. Anong pagkakaiba ng amoebiasis sa sepsis? Ang sepsis kasi, ayan yung grabbing case na of ng infection. Infection.
Ang ibig sabihin no, nagkalat na yan sa dugo, kung saan-saan yan pupunta sa katawan eh. Pwede umabot sa utak, o kahit saan, sa buong katawan mo na ang infection ng, yung ibig sabihin ng sepsis. So, amoeba localized lang yon. Although pwede sa intestine, pwede sa liver, pwede rin sa brain eh. Okay, next, yeah. Babes Nanson. Mumuntik na akong mamatay dahil dyan. Hindi po ba nadadaan sa purga ang pag-alis ng amoeba? Hindi yan madadaan. Walang such thing as the worming of the amoeba talaga. Hindi gaya sa maibang ascaris, pwede mo yan i-deworm. Pero sa amoeba, wala pong deworming talaga. Okay, next, Lai Martinez. Madalas daw siyang sumakit ang tiyan at dumumi at mag-LBM. Hindi po kaya may problema lang talaga ako sa digestion at pagdumi. Paano ko po malalaman kung amoebiasis ito? Eh, kailangan magpa-check nga siya. Kailangan siya magpa-check sa doctor. Kasi yung mga symptoms niya, pwede ordinary diarrhea, pwede amoeba. Baka there might be iba pang sakit niya na palagi on and off yung kanyang diarrhea. Okay, si Mary o Marila Canilao, yung lagnat po ba ay senyales na nilalabanan ng katawan kong infeksyon o ang bakterya? Yeah, acne fever is a form of protective mechanism sa body. Kung may mga infection talaga, it's but normal to have talaga fever. Pero kailangan bantayan din yung fever. Okay. Next, si Lisa Gangat. May particular po bang edad na mas vulnerable ang tinatamaan ng amoebiasis? Yes, it's either sa infants or sa elderly talaga. Tsaka sa mga immunocompromised bakit, talaga. Bakit, Doc? Mahina o mababang resistance talaga nila. Okay. Arvin Serrano, curable po bang amoebiasis o nakocontain lang? Curable naman siya. Okay. Si Melissa Balasaba, sumataba po ba ang mga nagkakaroon ng amoeba? Wala naman. Wala connection. Wala naman connection yon. Siguro marami lang siya nakakain during makapumunta. Okay. Pero wala naman connection yon. Doc, anong bilin po natin sa ating mga tagapanood at tagapakinig? Okay. So dahil ang ating topic ngayon ay pagsa natin ay tungkol sa amoeba, so gusto lang natin sabihin sa mga audience na to avoid amoebiasis, kailangan lang tayo ay careful sa mga kinakain at ininom ng tubig, at we should be hygienic in our surroundings, no? Yung pinaka-importante yan para ma-prevent lahat itong mga infection na to. Ayun. Okay. So maraming salamat po kay Dr. Joyce Olan, ang atin pong gastroenterologist mula siyempre sa Cardinal Santos Medical Center.